May mga ilan lang tayong kailangan convince na mag-file ng kaso. Mukhang kaya naman. We just have to explain to them the TPO, or Temporary Protection Order. Gigi, okay ka lang ba? Hindi ka ba masaya sa progress natin? Hindi lang kasi mali sa isip ko yung mga naging biktima, lalo-lalo na si Abby. Diba dahil sa trauma, nasira yung mga pangarap niya. Si Riley yung sumira ng kinabukasan niya. Sobrang naaawa para sa kanya. Gigi, we will do everything we can para makonvince yung mga other victims na mag-file ng kaso. Okay? Para malaman ni Abby na marami tayo nakaharap sa kalaban. Pag nakita niya na malaki ang puwersa natin, baka magbago yung isip niya. Sa inyo para sa mga bata. Kumain na ba kayo? At naghahanda pa ako ng maruya. Ano ho yan? Suhol. Para pumayag ako na magsampa ng kaso. Abby, gusto ko lang naman tumulong eh. Single parent din ang nanay ko, kaya alam ko lahat ng hirap na pinagdaanan niya noon. Kaya alam ko rin yung pinagdadaanan niyo ngayon. Anak, mga magandang loob lang siya. Tsaka wala naman ako yung na-expect na kahit anong kapalit sa pagtulong ko sa inyo eh. Kaya sana tanggapin mo na lang. Actually, may bibigay pala ako sa'yo. Eto. Sige, buksan mo. Gusto ko kasi makapag-aral ka ulit. Abby, huwag kang hihinto sa pag-aaral mo. Kasi alam mo, kapag nakapagtapos ka, hindi ka na basta kakayan-kayanin ng ibang tao. Kaya sana tanggapin mo yan. Gusto ko makagraduate ka ng college. Alam mo yung pinagdaanan nyo dati? Pinagdaanan ko rin. Actually, namin. Kasi pati si nanay nadamay. Sinira nila ang buhay ko. Pero bumangon ako. Bumangon ako para abutin yung mga pangarap ko. Abby, huwag mong hayaan na manalo yung kalaban. Kapag huminto ka sa buhay mo, mananalo sila. Lumaban ka para sa future mo. Para sa future ng pamilya mo.